Magsitayo na po lahat. Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat po tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging uliran ang pagmamalasakit sa kapwa, ang paring si San Juan Maria Vianney. Pakundangan sa kanyang huwarang pamumuhay at pagdalangin, mapagmalasakitan nawa namin ang kapwa-tao, alang-alang sa pag-ibig ni Kristo, para sila'y aming maakit sa iyo, at kaisa nila ay aming marating ang kaluwalhatian mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipagdiriwang nila ang mga banal na pagtitipon na ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. Ito ang pistang itinakda ko, ang pista ng Paskwa na gaganapin sa gabi ng 14th na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang lebadura. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang lebadura. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahain sa Panginoon ng handog na susunugin. Sa 7th araw, muli kayong magtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroon sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa serdote ng isang bigkis ng unang nilang ani.
ito'y ihahandog niya para sa inyo. Kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani. Magpaparaan kayo ng 7 linggo. Ang 50th araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na pagkain. Ang 10th araw ng 7th buwan ay araw ng pagbabayad sala. Magkaroon kayo ng banal na pagtitipon. Sa araw na iyon, mag-aayuno kayo at mag-aalay ng handog na pagkain. Mula sa 11th araw ng 7th buwan, magsisimula ang pista ng mga tolda. 7 araw ninyo ipagdiriwang. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahandog sa Panginoon ng handog na pagkain. Sa 8th araw, magtitipon kayo upang sumamba at mag-aalay kayo ng handog na pagkain. Araw iyon ng pagsamba, kaya huwag kayong magtrabaho. Iyan ang mga pistang itinakda ng Panginoon. Mga araw ng inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkain, at handog na inumin ayon sa takda ng bawat araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Umawit sa saliw nitong pandereta, kasabay ng tugtog ng lira at alpa. Hipan ang tambuli tuwing nagdiriwang, kung buwan ay bagot, nasa kabilugan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Sa bansang Israel, ito yaong utos, batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang, ang utos day ito, nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang Diyos, Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Balita sa inyo ngayon, salita ng Panginoon, iiral habang panahon. Alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahon iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalanin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Bakit hindi nakagawa ng kabuti kababalaghan si Jesus sa kanyang sariling bayan? Dahil ayaw nilang makinig kay Jesus. Sarado na yung isip agad. Kaya nga dahil sarado ang isip, iniisip nila, saan natutunan ito ni Jesus? Kilala natin ito eh. Saan niya nakuha ang lahat ng ito? Kaya ayaw na nilang makinig kay Jesus. At hindi ba sa mga pagpapahayag ni Jesus, doon umuusbong ang pananampalataya? Sabi nga ho ni San Pablo, faith comes through hearing. Kaya marami sa mga nakikinig sa aral at turo ni Jesus ang nanampalataya sa Kanya. Pero sa bayang Kanyang binilangan, walang naniniwala sa Kanya dahil sarado ang isip. Mas gusto nilang ipairal ang gusto nila, ang iniisip nila. E minsan, pag ini-impose mo yung gusto mo o yung iniisip mo, hindi ka na handang makinig. Dahil ang gusto mo lang pakinggan, yung gusto mong sabihin. Minsan, nagiging balakid din iyon sa ating pagsampalataya sa Diyos. Ini-impose natin yung sarili nating worldview. Magandang paanyaya sa atin ng ating ebanghelyo ngayon na tayong bilang mga Kristiyano ay maging bukas sa pakikinig. Ngayon, ang minsan nagiging balakid natin sa pakikinig sa salita ng Diyos ay narinig ko na yan. May mga ganyang iniisip natin, narinig ko na yan, nabasa ko na yan, pamilyar na sa akin yung ebanghelyo na yan. Yun pa lang, kung gano'n na ang approach natin, hindi na tayo nagiging bukas sa anong pwedeng sabihin sa atin ng Diyos. Kaya magandang mapulot din natin bilang Kristiyano na ang salita ng Diyos ay salitang buhay. At patuloy kung tumitimo sa isip natin, kahit paragi natin naririnig ang salita ng Diyos, sana sabihin din natin, Panginoon, ako'y makikinig sa iyong salita. Narito ako, handang makinig. Narito ako, bukas ang isip ko sa ituturo mo o isasabihin mo sa akin. That is how we approach God's Word first. Bukas ang isip sa pakikinig. Sa araw pong ito, pinagdiriwang po natin ang isang santo na naging bukas ang kanyang isip sa pakikinig sa salita ng Diyos. Si San Juan Maria Vianney ay huwarang pari. Bakit? Dahil
siya ay naging daan para ang mga Kristiyano ay lubusang magbalik loob sa Diyos. Hindi daw, sabi nila, hindi naman siya ganun katalino. Nahirapan nga ho siya. Lalo na ho sa salitang Latin. Hirap ho siya doon makaintindi. Pero sabi ho nila sa kanyang talambuhay, nung itinuro ho sa kanya ang mga subject sa wikang Pranses, abay mahusay naman pala. Hirap lang siya sa lingwahe. At dahil doon, dinala siya, no, dahil sa kanyang kabutihan at kabanalan, dinala siya sa isang bayan na malayo. Yung bayan ho ng Ars. Malayo, maliit. Ang mga tao ayaw makinig sa salita ng Diyos. Mas gusto nilang pairalin ang sarili nilang kagustuhan. Pero si San Juan Maria Vianney ang naging daan para ang bayan na iyon ay magbalik loob sa Diyos at makinig ulit sa kanyang salita. At isang pamamaraan niya ay ang kanyang pagdinig ng kumpisal ng mga tao. At minsan, hindi ba, kapag nagkukumpisal tayo, hindi lamang natin inihinga ang ating mga kasalanan sa Diyos. Tayo rin ay humihingi ng kapatawaran at ganoon din, nangangako din tayo na magbabalik loob sa Kanya. Tatalikuran ng kasalanan. Nangangako tayo at hinihingi natin ang grasya na patnubayan tayo ng Diyos na talikuran ang ating mga kasalanan para merong pagbabago ng buhay. Kaya maganda rin ho sa atin bilang mga Kristiyano ngayon sa araw na ho itong debosyon natin sa mahal na poong Jesus Nazareno na simulan ulit ang buwan na ito na may panibagong pagnanais na makinig sa salita ng Diyos, pagnanais na ang salita niya ang humubog sa ating puso at isip at hindi umiral ang sarili nating kagustuhan, ang sarili nating pagmamatigas ng ulo. Bukas tayo makinig sa aral at turo ng mahal na pong Jesus Nazareno. At kung ganun po ang gagawin natin, dun ho dadaloy ang grasya ng Diyos sa ating buhay. Bakit hindi nakagawa ng maraming kababalagan ng Diyos sa ating ebanghelyo? Dahil hindi sila naniniwala at nanampalataya kay Jesus. Sarado ang isip sa kanyang aral at turo. Pero kung may bayan na tumatanggap sa aral at turo ni Jesus, nagkakaroon ng pagbabalik loob, basahin niyo ang mga ebanghelyo, doon nakakagawa ng maraming kababalaghan at kabutihan ang Diyos. Kaya kung gusto natin, no, na dumaloy ang Diyos sa ating buhay, simulan natin ito sa pakikinig at paglalim ng ating pananampalataya sa Kanya. Bukas ang ating puso at isipan sa Kanyang aral at turo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bihira nating naalala ang mga paring tumutulong sa atin sa bawat araw sa ating mga pangangailangang espiritual. Sa kapistahang ito ni San Juan Maria Vianney, alalahanin natin sila sa ating mga panalangin. Ang ating itugon, Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang ating mga pari, naway patnubayan ng Banal na Espiritu sa pag-akay nila sa atin sa daan ng kabanalan.
magkaroon nawa sila ng tunay na sigasig sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Manalangin tayo. Banal na pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang mga kura paroko, naway bukas loob na maglingkod sa simbahan at maging saksi sa mabuting balita na kanilang ipinahahayag. Manalangin tayo. Banal na pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang mga laikong mananampalataya, naway makipagtulungan sa iba't ibang programa at pagkilos sa parokya. Manalangin tayo. Banal na pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Sa kanilang kabutihang loob, ang mga Kristiyanong magulang naway maalagaan ang bokasyon sa pagpapari sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Banal na pastol, basbasan mong iyong kawan. Ang mga namayapa nating pari at obispo naway gawing karapat-dapat na makisalo sa hapag ng guro. Manalangin tayo. Banal na pastol, basbasan mong iyong kawan. Panginoon Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Juan Maria Vianney, gabayan mo at pangalagaan mo ang aming mga kura paroko. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay-alay namin sa iyo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggawang tinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal, ay magdulot nawa sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayon si San Juan Maria Vianney ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesus na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanang mong dito'y nagtitipon.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na kuminyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Nazareno. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naaapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Menor at ng Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamigdad at sakuna. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Menor ng Itim ng Poong Jesus Nazareno, ay tumatanggap pa ng mga mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2023-2024. Ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari po mag-enroll ng libre hanggang sa siya ay matapos hanggang senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong makipag-ugnayan sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page. Para sa iba pang katanungan, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-9929, 8244-5609, 0966-211-2152. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maganda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Juan Maria Vianney ng iyong paglingap na maaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan nang may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan
Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo at aglay ang kapayapaan ng buong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay saging